Hi guys! So, for today's video, nice ko nga po palang i-share sa inyo no, yung patungkol sa Independence Day. So, noong nakaraang June 12 ay nagdiwang ang Pilipinas sa ating holiday ng June 12, kung yun yung araw ng kalayaan, kung saan tayo ay naging malaya sa mga mananakop na dayuhan dati, di ba? So, noong June 12 yung pala, trivia lang, ay doon din unang winagayway ng ating matawat ng Pilipinas. Pero sa Biblia, ano nga ba yung kalayaan? Ayan. So, nice ko lang i-share sa inyo yung patungkol sa kalayaan, kung saan kagaya ng mga Pilipino noon ay tayo ganun din eh. Tayo ay alipin, tayo ay nasasakop din, pero ng kasalanan. No, tayo ay alipin ng kasalanan, kung saan tayo mga tao ay pinanganak ng makasalanan. At sabi ng Bible, dahil tayo makasalanan, pinanganak tayong makasalanan, ay yung kaluluwa natin ay patungo ng impyerno. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, kasi nagkaroon tayo ng kaparaanan para sa langit tayo mapunta. Yun ay ang Panginoong Hesus Kristo lang. Nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at sa katlong araw siya'y nabuhay na magmuli para bayaran yung ating mga kasalanan. Sabi nga ng Biblia sa Galatians chapter 5 verse 1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. So, nung ibig sabihin, panghawakan natin yung kalayaan na binigay sa atin ng Diyos. Yung kalayaan na kung saan hindi na tayo muli pang magiging alipin ng kasalanan, kasi tayo ay na kay Kristo na. Sabi nga ng Bible, na kapag tayo ay na kay Kristo na, ay hindi na tayo servant ng kasalanan. Kaya, tayo ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo, na siya lamang ating Diyos na tagapagligtas, at wala ng iba. Sabi nga ng Biblia, and be not entangled again. At huwag na tayong muli pang magpapakaalipin. Kasi mahirap maging alipin eh. Diba? Huwag na tayong maging alipin ng kasalanan. Bagkus ay panghawakan natin yung kalayaan na binigay ng Diyos sa atin. Kaya mga kaibigan, hindi lang sa atin, hindi lang sa Pilipinas, nagkaroon ng kalayaan, kundi tayo bilang isang nanampalataya kay Kristo ay makakamit natin yung tunay na kalayaan sa Kanya lamang po. Tayo magtiwala, manampalataya sa Panginoon. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye!